tayo pong muli magkakaisa sa ating pong prayer meeting. Amen. At habang tayo pong lahat ay amen, sabay-sabay na magbubukas ng ating pong video ay ating pong umpisahan ang gawain ng Panginoon sa gabing ito na may kagalakan sa ating mga puso. Nawa ay ang kaaliwan po ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan sa gabing ito. Not just we can find comfort in the presence of God, but we can find, amen, so much freedom. Hallelujah. Sapagkat in the presence of the Lord, there is freedom. In the presence of the Lord, there is liberty. So for tonight, mga kapatid, hallelujah, let us comfort one another. Hallelujah, na sa gabing ito, there is such a blessing to be in one accord, to be in the presence, to be in fellowship with God. Amen. Tonight, mga kapatid, hallelujah, ating pong i-relax ang ating mga puso sa gawain ng ating Panginoon. Ano man ang ating pinagdaanan sa maghapon, sa gabing ito, we can find rest of our souls in the Spirit of God tonight, mga kapatid. Hallelujah. As we continue and begin our prayer meeting, ibibigay ko po ang lahat ng pagkakataon kay Brother EJ at kay Sister Kim. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Kim. Amen. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Ating po. Hallelujah. Bigyan ng papuri ang Panginoon at imbitahan ang kanyang presensya sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Hawitin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
Hallelujah, Jesus. Ikaw. Amen. Hallelujah. We praise the Lord. Give glory, God. Ikay nag-iisa. Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming pinitinggi na aming piniin. Isisigaw sa buong mundo na kakilaan mo. Hallelujah. Sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. We give you praise, O Lord. Amen. Ay alay po natin ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, nawayan ang masumpungan nating kalayaan na meron tayong taglay na papuri, pasalamat, hallelujah sa ating pong Diyos na buhay sapagkat ayon sa bigat ng ating mga papuri at pagdakila sa Panginoon, ganun po mga kapatid, bigat din ang ating ilalapit na panalangin sa ating Panginoon sa gabing ito. How much, mga kapatid, hallelujah, we value, how much we give our praises and thanksgiving, glory, worship, sa ating Panginoon. Ganun din po mga kapatid, hallelujah, ang praise God ang atin pong matatanggap sa Panginoon sa gabing ito mga kapatid. Hallelujah. And by this time, I would like to request Brother Ace, hallelujah, buksan tayo sa taas sa ating panalangin sa gabing ito. Praise the Lord. Hindi po mapagbukas ng cam kasi may tapal-tapal yung mukha ko. Okay, praise God. Well, let's pray, mga kapatid. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Jesus, sa buhay, kalakasan, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa iyong awat bihaya, Panginoon, Lord God. Minsan pa, O Diyos, hallelujah, kami narito muli, Panginoon, nagsusumamo kami, Panginoon, Lord God, na siya sa atin mo ang puso namin, Panginoon Lord Jesus. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon Lord God, na may buong puso, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, we want you, Panginoon Lord God, na ma-encounter ka namin sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Kahit mong amin, O Diyos, revive us, Panginoon, with your spirit, with your words, Panginoon. Gamit ang iyong mga salita, Panginoon, i-refresh mo ang aming mga isip, Panginoon Lord Jesus. Lapit mo kami sa puso mo, Panginoon God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Ang iyong gagamitin, Panginoon, Lord God, bless His thanks, Panginoon, O God, upang maihayag ang iyong mga salita, Panginoon, Diyos, at mabless ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri, we pray in the name of Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. So for tonight, mga kapatid, we are in a general meeting. Hallelujah sa atin pong Panginoon. At sa gabi pong ito, mga kapatid, ang Diyos po hindi nagtatangi kung sino pa tayo, kung ano pa tayo, sapagkat ang pagpapala po ng Panginoon sa gabing ito ay pangkalahatan. Yun po ang atin, mga kapatid, bigyan ng enlightenment or delightment sa ating mga puso. Sa gabing ito, mga kapatid, sino man tayo ay narito po tayo sa pangkalahatang pakikipagtagpo at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. This is a general meeting, general prayer meeting. Whatsoever we ask of the Lord, amen. Ang Panginoon po ay nakikinig sapagkat tayong lahat ay may kalayaang lumapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang atin pong pinaka-chief executive sa oras na ito, mga kapatid. God is our chief executive, CEO. Sabi nga, siya po ang pinakamataas sa atin. At tayo po ay in a conference, in a meeting. Hallelujah, in the agenda of God na sa gabing ito ay, hallelujah, ilalathala po natin ang atin pong mga panukala sa Panginoon, ang mga purposes sa Panginoon, ang mga plans sa Panginoon. This is all our prayers. Amen. At we are assured tonight and let us be secured that, sabi nga, God is not a respecter of persons. Hallelujah. At ito po ang atin pong ipagkatiwala sa atin pong Panginoon sa gabing ito. Kagabi, we are concerned about our family concern because household of faith is about, hallelujah, as a believer, as a mga kapatid, family of God. Tayo po ay dumulog sa Diyos, pamilya, tahatahanan,
at ang atin pong mga tahanan, mga kapatid, naging bahay ng Panginoon, na ang host po kagabi ang mga Manila. But tonight, we are individually, generally, hallelujah, meeting in the Lord, sa meeting po natin sa Panginoon. It's all about our prayers, mga kapatid. Hallelujah, individually, whatever concerns na atin pong, hallelujah, paabot sa Panginoon, ang Panginoon po ay nakikinig sa gabing ito. Kaya po, napakaganda po na tayong lahat ay nakatuon isa-isa sa Panginoon, higit sa lahat, sa gawain ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa oras ng Panginoon, because ang Diyos po, mga kapatid, ay meron pong nais na ipaabot sa atin sa pagkakataong ito. So, salamat po sa inyo, mga kapatid, at maaari po bang open natin ating mga video kung meron po tayong pagkakataon, mga kapatid. Hallelujah. At nais ko po na bigyang daan at buksan ang pagkakataon kung meron po sa inyo ang may kahilingan sa Panginoon sa gabing ito. Bago po tayo tumungo sa salita ng Panginoon, meron po ba ditong may prayer requests? Amen. Sino po sa inyo ang may prayer requests? We can share it liberally sa oras na ito, mga kapatid, ay pwede po nating ibahagi sa bawat isa. Pastor, okay. Marami po magpapabaksin bukas. Sino po? Marami po magpapabaksin. Magsawa po ni Sister Lolet, Brother Donnie, si Maymay, Sister Junior, okay. Sister, si Brother Dillard, tsaka ako po. Okay, sige. Papabaksin, okay. Ano yun, yung vaccine sa COVID? Opo, Pfizer po, Pfizer. Okay, sige po. Sino pa po? Lana? Pastor, ba, yung... Pastor, papapray ko po yung pinsan ni Tase, may breast cancer. Ah, breast cancer. Nida Sanchez. Nida Sanchez. Nida Sanchez. Nida. Okay. Sir, Civic din po. Sa vaccine din po. Sa Monday po. Civic? Apo. Okay, Civic. Okay. Sige po. Sino pa po? Praise God. Ano wala? Sister Grace, may prayer request ba? Sister Nena? Yan. The Calso family? Ano po lang yung hindi pa lang. Wala na. Ay, nakaka-ano pa lang. Okay, Sister Cel, meron po ba tayong prayer requests? Physical strength lang po, Pastor. Physical strength, Sister Maricel, okay. Brother Ace? Sister Glo? Wala ba tayong kahilingan sa Panginoon? Sister Luming? Good evening po. Bibip no, Sister Nena? Magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay po. Hallelujah. At asahan po natin na sa Panginoon po natin, amen, ipapaabot ang lahat ng iyan, mga kapatid. At alam natin na kapag ang Diyos ang kumilos ay lahat ay may tagumpay. Lahat ay may tagumpay. Sister Roselle, good evening. Okay, this coming Sunday po ay open pa rin po sa lahat. Amen. Tayo po ay malayang makapag-church. Hallelujah na. Ito po ang ating pong samantalahin. Amen. At nawa ay tuloy-tuloy ang kalayaan, tuloy-tuloy mga kapatid ang ating pong pagpunta sa church ng may kalayaan, mga kapatid. But susunod pa rin tayo sa mga protocols. At kung meron man po sa inyong inuubo, nilalagnat, sinisipon, ay at nag-aalangan kayo magsimba, ay much better po na mag-online na lang tayo sa ating mga bahay. Mas better po na tayo po ay safe, mga kapatid. At hindi lang tayo, kundi yung atin pong makasalamuha. Kasi po ay alam naman nating sobrang bilis, mga kapatid, na talagang ang virus ay mag-transfer po pagka ganyan po. Okay. Hallelujah. At by this time, before we pray, ay tayo po itutungo sa salita ng Panginoon in 1 Peter 1,
verses 1 hanggang 9. Okay. 1 Peter chapter 1. Amen. Meron po kayong Bible, Unang Pedro sa talatang 1 hanggang 9. First Peter. Sabay-sabay po nating basahin sa Unang Pedro mula 1 hanggang 9. Ang sabi po sa 1 verse 1 ng chapter 1, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaanawaang sa inyo'y sumagana. In verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa mga patay. In 4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 6, na ito ang inyong totoong kinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa kapupuri at kaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. In verse 8, na hindi niyo nakita ay inyong iniibig, na hindi niyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon na hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. 9, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. At sa gabing ito, mga kapatid, ay nais po tayong palakasin ng Panginoon sa paksa na nagsasabing comfort in the midst of trouble. Comfort. Amen. Comfort. Pag sinabi pong comfort ay kaalwahan, amen, ito po ay kaginhawahan. Hallelujah. We find comfort in the midst of trouble. Pagkahimlay, 'di ba? Yun po isang kataga ng comfort aliw, pagkaaliw, kapahingahan, at tayo ay humimlay, tayo ay baka sigurong panatag. Ayan. Yan po ang kahulugan ng comfort sa salita pong English at sa kalagitnaan ng kabagabagan. Amen. At alam naman natin na ang buhay di po may papangako na hindi tayo dadaan sa mga kabagabagan. Diba? Hindi po, mga kapatid, walang kasiguruhan ng buhay na ito po ay palaging masaya o palagi pong ayon sa ating kagustuhan. Ngunit sadyang ang buhay po, ang sabi po ni Job sa chapter 14 verse 1, ang taong pinganak ng babae ay lipos ng kabagabagan. Sabi doon, a man that is born of a woman is of few days but full of trouble. Kakaunti na nga lang mga araw ng taong pinanganak ng babae ay punong-puno pa daw ng kabagabagan o kabalisahan. Ngunit ang Diyos po'y nangako sa atin na huwag tayong magulumihanan sapagkat meron po tayong pwedeng maging kaaliwan sa gitna ng kabagabagan. Yun po sinabi ng Panginoon sa John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Diba? Let not our hearts be troubled. At doon ay may pangako ang Panginoon na sa kabila po ng magulong mundong ito, amen, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kapahingahan at kaaliwan kung tayo po ay mabubuhay ayon sa Espiritu ng Panginoon. In the Spirit of God, we can find comfort. Hallelujah. Kaya nga, may mga tao po sa Biblia na sa gitna ng
Amen. Sa gitna ng pagsubok ay nakukuha nilang magpuri sa Diyos. Katulad na lang ni Pablo at ni Silas. Diba, sa gitna na sila po ay nasa abang kalagayan ay, amen, kanila po mga kapatid ginawa ang pagsambat papuri sa Panginoon at ang Diyos po ang nagligtas sa kanila sa, hallelujah, sa tinatawag na ilalim ng kaparusahan. Kaya po sa gabing ito ay hindi ko alam kung ano po ang ating mga pinagdadaanan. Kung tayo po ay nag-aalinlangan, kung tayo po mga kapatid ay mayroong pinagdadaanang, amen, na hallelujah, mahirap saklaw ng ating kaisipan. Ngunit sa gabing ito po mga kapatid, God, mga kapatid, is giving us comfort in the midst of trouble. God is giving us comfort sapagkat po ang nais ng Panginoon, hallelujah, na tayo po ay mabigyan ng kaaliwan sa oras na tayo po ay, hallelujah, dumaranas sa mga pagsubok. Sa Biblia po ay marami pong lingkod ng Diyos nang sila po'y dumanas ng gitna ng kapahamakan, kamatayan, ay tinuring po nila ito mga kapatid na kapahingahan. Katulad ni David, ang sabi po ni David doon sa Psalms 23, "Even though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil." Kahit na ako'y lumakad sa anino ng kamatayan, hindi ako matatakot. Sa Psalms 23 mga kapatid, si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan, alam natin ang pinagdaanan nila. Si Daniel ay inihagi sa yungib ng mga leon, pero nung siya po'y nasa yungib ng mga leon, hallelujah, mas mga kapatid, pinalakas niya ang presensya ng Panginoon, ang panalangin niya, ang kapanatagan, ang kaaliwan, ay kanya po itong pinagkatiwala sa Panginoon. Dumating ang kinaumagahan, niwala mga kapatid, napunit ang damit ni Daniel at ang mga leon ay naging maamo sa kanya. Si Shadrach, Meshach at Abednego, mga kapatid, hallelujah, inagi sa hurnong apoy. Hello, hallelujah. Ngunit nung sila po ay nasa gitna ng nagniningas na apoy, ay nakita po ng mga nakasaksi sa kanila na apat silang nandoon sa kalagitnaan ng apoy. At ang isa po doon ay ang ating Panginoon. At sila po ni kanilang damit ay hindi nakamoy sunog sapagkat ang Panginoon po, mga kapatid, ang nagbigay ng kaaliwan sa kanya. Si Jacob po, nung siya po ay lumayas sa tahanan ng kanyang mga magulang dahil po sa kanyang ginawang pandaraya, nakarating siya, mga kapatid, sa lugar, amen, na kung saan ay siya po'y pinatulog ng Panginoon, amen, at ang bato, mga kapatid, na nagawa niyang upuan at unan, at siya po'y inaliw ng Diyos at nanaginip siya ng anghel na akyat panaog sa hagdan, amen, mula sa langit at sa lupa. At doon, mga kapatid, ay tinandaan niya ang lugar na yon na naging bahay ng Diyos na ang tawag po ay Bethel. Kahit sa gabing ito, hallelujah, ako'y naniniwala, ang Diyos nila ay Diyos rin natin. Amen. Ang Diyos ng mga tao sa Bible, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Joseph, ang Diyos, mga kapatid, ng mga taong ito na sa kabila ng kanilang pinagdaanan, ang Diyos po, mga kapatid, ang nagbigay ng kaaliwan sa kanila, kaya sila po, mga kapatid, nagtiwala sa Panginoon na magtatawid sa kanila sa gitna ng kabagabagan. Kaya for tonight, let us rest assured. Let us find security that in the presence of God, there is peace, amen, there is comfort, there is relaxation, hallelujah, yung po ating asahan, ano man ang pinagdadaanan mo, gaano man kabigat ang iyong problema, ang Panginoon po, iduduyan kanya, ikaw aaliwin niya, ikaw mga kapatid, ay kanyang kanlong-kanlong sa kanyang bisig, hallelujah, at iyong po mga kapatid ang ating bigyang kapahingahan. We can find comfort, mga kapatid, sapagkat unang-una, finding comfort in the midst of trouble is such a treasure. Ikaw baga, mga kapatid, na dumanas ng hindi mo lubos maunawa ang mabigat na pagsubok sa buhay mo. Hallelujah. Na ang alam mo, hindi mo na malalampasan. Pero nang nagtiwala ka sa Panginoon, ang Diyos po ang naging bisig mo, ang Diyos po ang naging kalasag mo, ang Diyos po naging tagumpay mo, kaya masasabi mo, mga kapatid, na ang Diyos ang aking katiwala, ang aking kaliwanagan, kanino ako matatakot. Yan po sabi ni David sa Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation, of whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Amen. Yan po sabi sa Psalms 27 verse 1. Kaya, hallelujah,
when we find comfort in the midst of trouble, it is such a treasure. Treasure po yun, mga kapatid. Sapagkat yun ay masasabi mong kayamanan mo na kung sa sarili mo lang ikaw magtitiwala, hindi mo yun malalampasan. Amen. Meron pong ilan dito sa atin talagang sinubukan ng Panginoon. Hindi sinubukan ng kaaway, sinubukan ng Panginoon kung talagang siya'y panghahawakan mo. Totoo po yan, mga kapatid. Meron pong ilan dito sa atin na parang hopeless na, parang, oh God, Lord, ako ay, hallelujah, hindi ko na alam ang gagawin ko, pero alam ko, pag sa'yo ako nagtiwala, mapagtatagumpayan ko ito. At pinatunayan naman ng Panginoon sa atin yun. Pinatunayan naman sa'yo ng Diyos nang ikaw ay nagtiwalang lubos sa Kanya, hindi ka Kanya pinabayaan. Hindi ka nilaglag ng Panginoon. Hindi ka tinaboy ng Diyos. Hindi ka pinahiya ng Panginoon. Kaya yun ang iyo pong gawing kayamanan ngayon. Comfort in the midst of trouble is such a treasure. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah, na ikaw ay naliw ng Diyos at ang pagkaaliw sa iyo ng Diyos sa oras ng iyong mga pagsubok ay naging kayamanan sa iyo. Sige nga po. Aaminin natin sa ating sarili. Kung tayo kaya ay wala sa Panginoon, nasa na tayo? Diba? Hallelujah. Kung tayo kaya, mga kapatid, ay nung dumaranas ng mga, amen, mga mahihirap na sitwasyon, kundi tayo bumaling sa Diyos, sana kaya tayo? Amen. Kung ang isang bagay kaya na napakasakit nangyari sa buhay natin, amen, ay sa sarili lang natin iyon, mga kapatid, pagkakatiwala, at hindi tayo nagtiwala sa Diyos, hindi natin makakaya yon. Kaya kayamanan po yon ang mga buhay na patotoo na iyong nararanasan sa Panginoon, isa pong kayamanan. Isa pong kayamanan na pinagaling ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Isang kayamanan, mga kapatid, na nung hindi mo na kaya, naubos na, mga kapatid, ang iyong pinagkukunan ng lakas, nang ang Diyos ang naging bisig, nang ang Diyos ang iyong naging kapangyarihan, nang ang Diyos ang iyong kalakasan, ikaw ay nagtagumpay. Kaya we can consider it as a treasure. Kayamanan yun. Sapagkat, hallelujah, yung ibang tao, walang ganyang patotoo na katulad mo. Amen. Yung ibang tao, mga kapatid, hindi nila alam, hindi nila kilala ang Diyos. Pero ikaw, meron kang personal encounter sa Panginoon. At iyong napatunayan na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay kayamanan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya alam nyo, mga kapatid, huwag tayong maging magugulat. Sana hindi po tayo nagiging nagpapanik o hindi po tayo na sisindak sa mga nangyayari sa ating buhay, ito man ay pagpapala, ito man ay tagumpay o kabiguan. Sapagkat sa Diyos po ay walang, amen, walang sorpresa. Sa atin po, mga kapatid, alam natin lahat ng nangyayari, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay may kapahintulutan at may dahilan. May dahilan po ang Panginoon. Mahirap man, madali man, tagumpay man, kabiguan man, mga kapatid, pagpapala man yan, pagsubok man yan, tanggapin natin yan at huwag po tayong masindak sapagkat kayamanan po natin. Amen. Na tayo po ay maging panatag sa oras ng kabagabagan. Kaya tingnan nyo, yung mga Kristiyano, mga kapatid, na ang tiwala ay sa Diyos, na sinasabing bahala ang Panginoon. Alam nyo, madaling sabihin yan. Madaling sabihin bahala ang Diyos. Pero alam nyo, yung mga nagsasalita ng ganun, sila po yung merong matibay na sandigan sa Panginoon. Sila po yung may totoong, amen, karanasan sa Diyos, sapagkat marami ng pinagdaanan, marami ng naranasan, pero kailanman ang pananampalataya nila hindi natinag sapagkat alam nila pati hibla ng buhok nila ay bilang ng Diyos. Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, mga kapatid, napakaswerte, napakapalad natin. Dahil alam nyo po ba, may pumapasan ng iyong mga pasan. Amen. Kaya anong sabi ng Bible? Sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." May nagpapasan ng iyong pasan. Ikaw ang nagpapasan, ang Diyos po, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon, mga kapatid. Why? Tayo po ay
pinili ng Panginoon sa kanyang sariling karunungan. At kapag pinili ka ng Diyos, tandaan mo, hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Amen. Hindi siya nagkamali, hindi nagsisi ang Panginoon na pinili ka niya. Dahil alam niyo po kung bakit, hindi ka kilala ng Panginoon dahil kung sino ka. Kilala ka ng Panginoon dahil sa pananampalataya mo. Amen. Yung po totoo nun. Kilala ka ng Panginoon na ikaw ay sa kanya lubos nagtitiwala. Kaya ang Diyos hindi po titigil na sabi nga ay maghatid at magpadala ng mga kamanghamanghang biyaya sa iyo. Sapagkat mga kapatid, tulad natin, oh, diba, brother dealer, mamatayang trabaho. Diba? Mamatayang mga trabaho, Sister Rosan. Pero ang Diyos, mga kapatid, napakabuti. Napakabuti ng Panginoon kasi po talagang siya ang nagsusupply, siya ang nagpo-provide. Sister Nena, o oh, diba? Diba? Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah, sapagkat sa kabila ng ating mga kakulangan, ang Diyos ang ating kapunuan. Diba? Ang Diyos ang ating kapunuan, mga kapatid. At alam nyo, if we are elect by God, if we are chosen by God, His plan for you are already finished. Ang plano ng Diyos ay tapos na sa iyo. Diba? Tandaan mo ito. At ang plano ng Panginoon, sabi ng Jeremiah 29:11, is for good. Diba? Amen. Ang plano ng Panginoon para sa ikabubuti mo, kaya tapos na po ang plano ng Panginoon sa atin. Hallelujah. And how much more, mga kapatid, na tayo po ay pinili at iniwalay sa pamamagitan ng Espiritu niya. We are chosen by God and we are chosen to be filled by His Spirit. At doon po nagkakaiba-iba. Diba? Doon nagkakaiba-iba ang tao. May mga taong walang Espiritu ng Diyos, pero ikaw, napakapalad mo, may Espiritu ka ng Panginoon. Napakapalad mo, kapatid. Gaano ka kalapit sa Diyos? Na noong araw ay malayo ka sa Kanya dahil wala kang Espiritu niya. Pero ngayon, napakalapit mo sa Diyos kasi ikaw ay piniling Kanyang lagyan ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Yun po ang totoo, mga kapatid. At hindi lang po ano po ang kapangyarihan nito. Siyang naglilinis sa atin. Siyang nagbibigay ng tinatawag na pag-aari sa atin. Amen? Siya po ang bumubuhay sa atin. Siya po ang nagbibigay ng walang hanggang mana sa atin. Hallelujah. At siya pong nag-iingat sa kapangyarihan niya sa atin. Yan po ang blessing, benefit of God's Spirit in us. Kaya, hallelujah, hindi ko naman sinasabing ipagyabang natin ang ating kalagayan sa buong mundo. Pero sa totoo lang, as a chosen and elect of God, we are being a treasure to Him. Napakabuti ng Panginoon. Kayamanan ka sa Diyos. May kayamanan ka sa Panginoon. Kaya paano mo iisipin yung mga pagsubok at mga problema pinagdadaanan mo, gayong may nag-iingat sa iyo. You are being kept. Diba? You are being kept by God's power in you. And that is by His Spirit in you. Halik, saan ka man pumunta, mga kapatid, you are being sealed. Ikaw ay may tatak niyan. Kaya walang sino man ang pwedeng gumalaw sa'yo. Kahit ang kaaway, hindi ka pwedeng galawin sapagkat ikaw ay overprotected ng Panginoon. That is very true. That is very blessing to us, mga kapatid. Kaya, hallelujah, praise God. It is such, mga kapatid, amen. Sa gabing ito, mga kapatid, we have eternal inheritance from heaven. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, we have comfort, amen, in the midst of trouble. And number two, mga kapatid, hallelujah, we find comfort in the midst of troubles because our troubles are only temporary. Those were not permanent. Alam niyo yung temporary, pangsamantala. Pangsamantala, kaya comfort, it is forever. Alam niyo ang comfort ng Panginoon, forever na yan. Nasa yung Espiritu ng Panginoon. Kaya anytime you can have comfort, mag-pray ka lang, mga kapatid. Iiyak mo lang yan sa Panginoon. Mapuspos ka lang ng Espiritu ng Diyos. Magsalita ka lang ng iba't ibang wika. Alam mo na ang kapangyarihan ng Diyos, pinawin lahat ang iyong pagdaramdam. Yun po ang totoo doon, mga kapatid. Kaya comfort in the midst of troubles because our troubles are not permanent. Those were only temporary. Hallelujah. We have many causes to rejoice. Marami po tayong dahilan para magalak. Tingnan mo lang ang anak mo, nagagalak ka na kasi may laking pagpapala yan ng Panginoon.
Amen. Tingnan mo lang, mga kapatid, ang provision sa inyo ng Panginoon, magagala ka na. Tingnan mo lang araw-araw na nakakaraos ka dahil sa Diyos, magagala ka na. Tingnan mo lang sa tuwing umaga na didilat ang mata mo, tumihinga ka, masaya na. Kaya hindi mo pwedeng sukatin ang mga pagpapala ayon sa pangsamantala doon sa walang hanggan. Yun po totoo doon. Our rejoicing is eternal. But, mga kapatid, our happiness is limited. Rejoicing, mga kapatid, is such a great joy. But happiness, mga kapatid, only, amen, it is certain because of material or anything in this world. Kaya, mga kapatid, unang-una, forgiveness is not temporary. This is permanent. When God forgave you, He did not only forgive you, but He forget all your sins. Yun ang lagay nating comfort. Nang ako'y pinatawad ng Diyos, kinalimutan din niyang lahat kong kasalanan. Forgiven and forgotten. Kaya anuman, mga kapatid, ang ating kasalanan ngayon, meron pong sinabi sa Biblia na ito'y parang isinusulat lang sa buhanginan sa dagat. Nakasubok na ba kayo ng magsulat ng pangalan nyo sa buhanginan sa dagat at nang ito'y hampasin ng alon ay nabubura? Ganun po ating mga kasalanan. Ngayon na tayo po'y anak ng Diyos, mga kapatid. Because our, amen, our comfort is eternal. Our comfort is eternal. Yan po tatandaan natin. Ang comfort sa mundong ito ay may trouble. Diba? Ang comfort sa mundong ito, pansamantala. Masaya ka. Pansamantala, bago cellphone mo. Masaya ka. Bago cellphone ko. Pero pag naluma ng cellphone mo, gusto mo na naman ay bagong cellphone. That is not comfort. That is just happiness in this world. Ganyan po ang tao. Lalo na mga kapatid, hallelujah. Gustong-gusto mo na laging bago ang iyong gamit. Hindi po yun tama. Sapagkat pag naluma yan, maghahangad ka na naman ng bago. E ano kaya? Kung ang iyong kapanatagan ibaling mo sa Diyos. Amen? Meron o wala, magalak ka pa rin. Sapagkat buhay ka, malakas ka, wala kang sakit. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. We have to immune, amen, in troubles, sapagkat we know that our, not just hope, that our inheritance is will last or it will last forever. Sabi dito ay kailangan tayo ay mamanhid sa mundong ito sa mga kagulumihanan at kabagabagan sapagkat ang ating walang hanggang mana ito po'y forever. Huwag nating tingnan, sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 1 to 2, tayo daw ang ating pag-iisip ay ating ilagak doon sa taas, ang ating kapanatagan ay tingin natin sa taas. Sapag kung rito sa mundo ka titingin, ay naku po, lalo na wala ka namang kakayanang ng i-provide ang gusto na kinainggitan mo sa iba. Diba? Mauwi ka lang, amen, sa inggit. At ang inggit po ay hindi sa Diyos. Huwag kang mainggit. Diba? Sapagkat hindi po yan sa Panginoon. Kailangan magkaroon ka ng kapanatagan sa umaga, araw-araw, buhay kami, kinakain kami, sang nga sobra-sobra pa. Amen. Magpasalamat ko anong meron. Hallelujah. At huwag mga kapatid sayangin ang pagpapala ng Panginoon. Dahil baka mawalan ka, amen, ay hallelujah. Doon ko mumaisip na ako pala'y nagiging makasarili na. Diba? Hallelujah. We have to immune in the trouble in this world, but we have to be mga kapatid. Hallelujah. Find comfort. Amen. Hallelujah. To those blessings that is forever. Amen. Alam nyo, mga discouragement is just for a season. Para yung puno. Yung mga atin pong mga disappointments, yung ating mga pagdaramdam, yung ating mga siphayo, yung ating mga kabagabagan, yan po ay pangsamantala lamang. Pangsamantala lang po yan. Kung atin pong lubos na iisipin ang ating kalagayan sa Panginoon, anong kalagayan mo sa Diyos? Ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Ikaw ay merong lugar sa Kanya. Kaya hindi mo kayang itumbas yun na mga bagay na meron ka dito sa mundo. Kasi alam nyo, pag lagi nating iniisip yung mga bagay dito sa mundo, tapos ikukumpara mo yung sarili mo sa iba na ikaw ay wala na meron sila, mabibigo ka. Masasaktan ka lang. At marami ka lang sisisihin tao. Bakit kasi wala tayong pera? Bakit kasi ganito ganyan?
Pero kung nakikita mo araw-araw at nagpapasalamat ka sa Diyos na ikaw ay may nakakain sa hapag at ikaw, mga kapatid, ay nagigising sa umaga, ikaw, mga kapatid, masarap ang tulog sa gabi, hello, magpasalamat tayo sa Panginoon. There is much reason to rejoice than, hallelujah, to, sabi nga ay to, ang tag doon, yung ating sangguli ng ating mga pagdaramdam. Amen. There is much reason to rejoice than, amen, tawag doon yung self-pity. No, yung ayunan mo ang iyong self-pity, pagmamakaawa. Kasi minsan tayo ganyan eh. Masyado natin sinasanggol yung ating mga tampo, yung ating, alam mo, sinasanggol, binebaby mo yung sarili mo na ikaw ilamunin ng iyong insecurity. Diba? Insecurity yan. Insecurity po yan na ikumpara mo ang sarili mo sa iba. Ang mahal ng cellphone niya, samantalang sa akin ay 3,000 lang. Oh my God. Insecure, alam niyo, insecurity, yung inggit yan sa kapwa. Diba? Hindi po yan sa Diyos. Pero kung makikita mo lang ang blessing ng Panginoon sa iyo, you will be forever grateful. You will be forever grateful dahil napakabuti ng Panginoon, may Diyos ka, samantala yung kinainggitan mo ay wala. May Diyos ba yung kinainggitan mo? Wala, ikaw meron. At ang mula sa pagkabata, sabi nga ni David, ako'y naging bata at ngayon ay naging matanda. Hindi ko nakitang kailanman na ang kanyang lingkod ay namalimos ng tinapay. I have been young and now I am old, yet I have not seen a righteous begging bread or forsaken. At yun po ang ating pakatandaan. Hindi pa tayo namamalimos. Ang Diyos ang nagpapala sa atin. Kaya there is much reason to rejoice, mga kapatid. There is much reason to have comfort in the midst of trouble. Hallelujah. We could praise like Paul and Silas in the midst of prison, in the midst of darkness, in the midst of dungeon. Amen. Hallelujah. Finally, mga kapatid, they have a right reason to have comfort in the midst of trouble. Praise God. Pangatlo, mga kapatid, bakit tayo magkakaroon ng comfort in the midst of trouble? Because our trials are filled with God's purpose. Ang ating mga pagsubok ay punong-puno ng layunin at dahilan ng Panginoon. Alam nyo, marami tayong pwedeng dahilan o pwedeng ipakahulugan sa mga pagsubok na ating dinaranas. Number one, our trials and suffering is for our personal growth. Number one yun. Diba? Ang ating mga pagsubok ay tulong sa ating personal na paglago. Oh, hallelujah. Kung ikaw na bata, nung ikay maliit, ay hindi ka tinuruang maglakad. At kung ikaw ay bata noon na hindi ka tinuruang pabayaang maglakad sa iyong sarili, ay hindi ka matututong maglakad ng diretso. Sana naiintindihan niyo po yun. Tayo po, mga kapatid, ay tinuturuan ng Panginoon sa mga pagsubok na ating nilalaranas. Hallelujah. Trials are said to be a teachers. Trials are said to be to profit our growth. Amen? At ang sabi nga, mga kapatid, ang sabi ni Job, mga kapatid, katulad ng ginto na dinadarang sa apoy, siya, mga kapatid, ay titindi kapag siya po ay sinubok na katulad ng ginto. Hallelujah. Yun po ang dahilan, mga kapatid. All believers that are in the circle of God's love, amen, will not be exempted, hallelujah, to experience suffering. Hindi po natin, mga kapatid, masasabi, hindi tayo dara sa mga pagsubok sapagkat dyan po tayo nakikilala na tayo mga anak ng Diyos. Kung paanong si Kristo ay sinubok, tayo rin ay, hallelujah, dadaan sa mga pagsubok. Pero tandaan nyo po, hindi tayo bibigyan ng pagsubok o hindi tayo papayagan ng Diyos na dumanas ng pagsubok na hindi natin kaya. 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na ibinigay sa atin na hindi natin kaya, pero sa pagkakataon din natin kaya, nandun ang saklolo ng Panginoon. Saklolo. Alam niyo po yung saklolo? Oras na hindi mo na kaya, merong rescue ang Panginoon. Hallelujah. Nothing comes our way without His knowledge.
walang anumang bagay dumadaan sa ating buhay na hindi alam ng Diyos. Lahat po'y alam ng Diyos. Hallelujah. All things work together for good. Every experience is designed to make us a kung dinaranas ay humuhubog sa atin para po tayo isang maging mabuting tao. Kaya sa totoo lang mga kapatid, pasalamatan mo na maraming nagtutuwid sa iyo. Totoo po yun. Pasalamatan mo na marami mga kapatid merong nagmamalasakit sa iyo na ikaw ay pinaalalahanan. Sapagkat kung di ka itutuwid, hallelujah, hindi ka magiging mabuting tao. Hindi tayo magiging mabuting tao, mga kapatid. Trials test our faith to prove that it's real. Trial test our faith to prove that it's real. Ang pagsubok ay, hallelujah, tawag dito, sumusuri sa ating pananampalataya para patunayan na tayo, mga kapatid, ay totoo. Totoo. Diba? Sapagkat yun po ang humuhubog sa atin. Those trials are to be designed for our good or for our better. At katulad ni Job, hallelujah, sa 23 verse 10, sabi po doon ng Job 23 verse 10, hallelujah, kapag ako'y dumaan sa apoy na katulad ng ginto, ako ay titindi. Masahin nga po natin doon. Sa Job 23 verse 10, napakagandang verse noon. One of my favorite verse in the Bible. Ayan. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Okay, sa Tagalog, pagod na nalaman niya ang daang aking pinilalakaran, pagka kanyang nasubok ako, ilalabas akong parang ginto. Wow! Diba? Di bang ganda mga kapatid? Alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan, pero pagka tayo ay nasubok, tayo ay lalabas o titindig o aahon na katulad ng isang ginto. Tonight, we shall understand why such troubles, why such problems, why such trials comes our way to make us better. To make us, mga kapatid, hallelujah, find comfort in the midst of trouble. So tonight, I would like us, mga kapatid, in our prayers to find comfort. Huwag natin, mga kapatid, masyadong, anong tawag dito? Nating i-compromise sa puso natin anuman pagdaramdam, anuman mga kapatid na ating po pinagdadaanan. And let us compromise the comfort that God wants to give us. Because, hallelujah, any such trials, any such testings, any such troubles, mga kapatid, God, hallelujah, is not absent. God, mga kapatid, sabi nga ng Bible sa awit, hello, ay ang Diyos ay hindi natutulog ni naiidlip man. Amen. Hallelujah. Our help cometh from the Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Okay. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mananalangin. Akin po ulit tawagin si Sister Kim na tayo po ay pangunahan sa isang awit bago po tayo dumako sa Panginoon sa atin pong pangkalahatang pananalangin. Praise God. At nawa sa ating pong narinig sa salita ng ating Panginoon. We, hallelujah, we will be comforted na ating pong mga pinagdadaanan. Hallelujah. Ang Diyos po. Hallelujah. Your goodness, oh God, is an end to me.
Hallelujah. He saved my soul. Hallelujah. It's so good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember your goodness, oh God. Yes, Lord. Amen. Yes, God, hallelujah. You saved my soul and healed my broken body. Hallelujah. Thank you, Lord. To die just to set me free. It's so good to be made. Hallelujah. He saved my soul and healed my broken body. Hallelujah. He came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Hallelujah, Jesus. Ibinigay ka niya buhay kay ganda lalahani. Hallelujah. Kapatihan ng Diyos ay namatay. Hallelujah. Siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. Hallelujah. And heal my broken body. Yes, Lord. He came to die just to say. Yaramosha kalahasa. To remember. Hallelujah. Yaramosha ka. Your goodness, oh Lord. He said, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, this is your promotion. He came to die just to set me free. It's so good
to remember. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. 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 Tayo po ay manalangin sa aming Panginoon. Mapagpala at dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang siyang aming hangganan, Panginoon. Ikaw ang aming sukdulan, Panginoon. Wala po kaming nakikita, O Diyos, na amin pong hallelujah. Hallelujah, maging sandigan kung hindi ikaw, Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, nagpapasalamat kami pag kami may kalayaang makalapit sa iyo, Panginoon. Sa kabila po ng aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, di mo kami tinataboy, Panginoon. Patuloy na bukas palad, O Diyos, ang inyong mga bisig upang kami tanggapin, Panginoon. Sapagkat wala naman kami ibang pupuntahan kundi sa iyo, Panginoon. Kaya't kami humihingi ng kapatawaran, dakilang Ama, sa lahat po ng aming ginagawa, kalikuan, Panginoon, at karamihan sa iyo. Patawad po, Panginoon, sa gabing ito. Buong kapakumbabaan kami, O Diyos, na patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagsusumamo. Na patuloy mong tanggapin, Panginoon, ang aming kababaang loob sa gabing ito. Lord God, patuloy kami, O Diyos, na sa iyo umaasa. Sa iyo nananampalataya, Panginoon, buong karunungan, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw ang may hallelujah, mga dakilang bagay na ginawa sa amin. Ikaw ang nagpapatunay sa amin, O Diyos. Hallelujah, na kailanman hindi mo kami pinibigo, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kahilingan sa iyo. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, muli po kaming lumalapit sa iyo ng may pagtitiwala at kalayaan. Nakikita mo, Panginoon, at ikaw ang nakakaalam ng amin pong lubos na pagtitiwala sa iyo. Lord, marami na kaming mga dananas at pinagdaanan, Panginoon, sa buhay na ito. Ngunit, O Diyos, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya po, Panginoon, patuloy mo kaming turo ang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. Sapagkat, O Diyos, kung ito pa ang mawawala sa amin, Panginoon, hindi namin alam kung paano po kami matatawid, Panginoon, sa buhay na ito. Ngunit, O Diyos, alam namin na ikaw ay nandiyan upang sa oras na hindi na namin kaya, Panginoon, ang saklolo mo, Panginoon, ang aming maasahan. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, batid mo, O Diyos, ang pagtitiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang patuloy na gumagawa sa amin. Sa bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon, ikaw ang namamagitan. Ikaw, O Diyos, hallelujah, patuloy, Panginoon, na dumadampot sa amin sa oras na kami mahina. Kaya po sa sandaling ito, narito mga anak mo, lumalapit sa iyo. God, hindi namin kayang magtiwala sa anumang merong hawak kami sa buhay na ito, sapagkat lahat ng yun ay merong pong limitasyon. Kunit ikaw, Panginoon, ay nandyan. Tinapatunayan namin, Panginoon, sa mga panahon din na namin kaya. Ikaw, Panginoon, ang sinag-aahon sa amin. Patuloy, O Diyos, na pinatutunayan mo, God, ang iyong pagkahirang sa amin na hindi kami ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa amin. Tapos sa pagkakataong ito, Panginoon, walang bagay na ligid sa iyo sa lahat ng pinagdadaanan ng iyong mga anak. Walang bagay, Panginoon, O Diyos, at panahon, pagkakataon, hindi kami tumawag sa iyo sapagkat, O Diyos, patuloy na napapatunayan namin, O God, na sa iyo lamang kami, Panginoon, lubos makakasumpong ng kapahingahan. Sa oras na ito, nanalangin ko po sa iyo, Panginoon, mga anak mo na humihingi ng tulong at kaunawaan, kalakasan sa iyo. Sila po, Panginoon, natatanggap ng bakuna, Panginoon.
Kilala mo sila, O Diyos, silang mga anak mo. Hindi ko po alam, Panginoon, ang kanilang layunin. Ngunit ang kanilang desisyon, Panginoon, ay bibitawan nila, Panginoon. Higit ikaw, Panginoon, ay sa magbigay ng kalakasan, kalusugan, Panginoon, pagtitiwala. Ang bagay na kanilang gagawin, Panginoon, ay hindi po sa kanilang ikapapahama, kundi, O God, ito po ay dahilan, Panginoon, hallelujah, na maghihigit, Panginoon, ang kalakasan mo sa kanilang panloob na pagkatao kaysa, O Diyos, sa bakunang ito na kanilang tatanggapin. Bigyan mo sila ng kalusugan, Panginoon, kalakasan, Panginoon, ng isip, Panginoon, ng kaloob at pananampalataya na mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang kanila po, O Diyos, na pagtanggap ng vaccine na ito. Lord God, ikaw pa rin, Panginoon, ang aming hinihiling, O Diyos, na maging tunay na aming buhay at kalakasan sa bagay na ito. I believe, Lord Jesus, you have a purpose. Ikaw ang siyang may dahilan. Kaya po, Panginoon, bigyan mo sila ng kapanatagan ng puso at kaisipan, lalo tigit na pananampalataya na hindi mabago, Panginoon, ang pananaw nila, Panginoon, hallelujah, sa paglilingkod at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, gayon din po, Panginoon, I pray for Nida Sanchez, O God. Hallelujah sa kamag-anak po ni Brother Tashi. Na ngayon po, Panginoon, ay nagdaranas, Panginoon, ang karamdaman. Ikaw po, O Diyos, hallelujah, inihiling namin. Hallelujah, na pumagitna sa kanya. Ikaw po, Panginoon, isang tumulong sa kanya financially. Ikaw din, Panginoon, magbigay ng panampalataya sa puso niya. Hallelujah, na ang Diyos na buhay, Panginoon, ay kanyang lapitan, Panginoon, at lubos, Panginoon, pagtiwalaan sa kanyang pinagdadaanan. Lord, hallelujah. Praise God. We also pray for Brother Vic. Ganun din po, Panginoon, sa undergo ng kanyang vaccine. Ikaw po ang magbigay ng kalusugan sa kanya. Hallelujah. At sa lahat po, Panginoon, ang may prayer requests sa gabing ito, Panginoon, nakikilala mo kami. Nababatid mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. O Sister Maricel, physical strength po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng pagpapalang ito sa kanya. Hallelujah. At higit sa lahat, Panginoon, patunayan mo ang pagtitiwala niya sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang lubos, O Diyos. Hallelujah. Nakakaalam, Panginoon, ang mabuti para sa amin. Lord, we continually, Lord God, trust, amen, our prayers to you. Hindi ko man po banggitin, alam mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. Patuloy mong ingatan ng buong pagliligtas mo, Panginoon, lahat ng lumalabas po ng kanilang tahanan para maghanap buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pang-araw-araw, Panginoon. Lalo tigit, O Diyos, hallelujah, ang buong overprotection ay pagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga salita. Alam namin, O God, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sapagkat ang aming kapanatagan ay sa iyo nang gagaling. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. At lahat pong ito ay ibinabalik ko ng may pasasalamat sa iyong mapagpala at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name of Nazareth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid.